Hello guys, welcome back sa ating channel. Ayan ang ating gagawin ngayon ay yung part 2 ng ating paano gawin ang lab gown. Ayan, meron tayong part 1 ito kung paano siyang gawin sa pattern guys. Ilalagay natin yung link sa baba lang ng ating description, ang link ng ating part 1. Ngayon, ang ating part 2, tuturo ko kung paano naman siyang tatabasin at paano naman siyang tatahiin. Ayan. Shout out sa lahat ng ating mga followers yung nag-aabang sa ating mga video. Ayan, salamat po sa inyo. At sa lahat ng mga bago lang dito sa ating channel, kung di pa kayo nakasubscribe, please click the subscribe and click the bell all para lagi kayong ma-notify pag may bago tayong video na i-upload. After nga, nilatag lang natin, ito na yung ating tela. Yung width niya, nakatupid natin sa gitna. Ang right side ang nasa loob. Ngayon, ito yung dulo ng tela natin. Itutupi lang natin siya ng mga 4 inches. Or 3 and 1 half or 3. Pwede rin yun, guys. Itong gagawin ko ay nasa 4. Ayan. Itong dulo ng tela na yan, yung mga may tusok-tusok na yan, hanggang dyan gugupitin ko mamaya. Pero ngayon, titiklop lang natin siya diretso. Ayan, 4. Ayan, siguraduhin natin pantay yung ating mga tela. Ayan. After nyan, itong ating pattern, ipapatong natin ng yung ating inalawans ay nakatapat dito sa tupi. Yung meron tayong fold. Ayan, may tupi. Tapos, yung ating dulo sa laylayan, hindi na makita kasi hindi kaya ng camera, guys. May nilagay na tayo ditong tupi. Allowance na natin yan. Yun ang ilalagay natin doon sa dulong tela sa laylayan. Bali, yung laylayan ng pattern, dapat nahandun, nakahawi sa dulo ng tela. Para, isa din tong paraan ng pagtabas na matitipid natin yung tela. Para mamaya, pabaligtad naman yung ating patong ng pattern dito sa tela sa kabila. Ayan. Papantay lang natin doon sa laylayan din. Dito. Dito pwedeng mag-aspili na rin tayo. Para wag nang gumalaw yung ating tela. Yan ipatong natin na makapantay itong harapan natin. Ayan. Yung allowance nasa fold. Natin lagyan ng mga dagan. Dagan-dagan. Ayan. Dito guys, ang gagamitin ko lang marker or pansulat para ma ano natin yung mga dadaan ng tahi. Ang ginagamit ko, lapis. Pasensya na kung magiging malabo yung sulat natin. Pero at least, ayan, nakikita nyo na yung ating ginagawa. Dito pwede nyong i-trace na ito ng sakto sa gilid. Ayan, magiging malabo lang yung guhit natin dyan kasi lapis lang ito. Dito sa pinakataas niya, sa kilikili, syempre pronto, i-trace natin yung front. Ayan, yung front niya. Papunta dito sa shoulder ng front. Sa shoulder ng front, i-trace din natin yan. Tapos yung neckline ng front. Ito, mas malalim. Ngayon dito guys, maglalagay lang tayo ng mga half inch sa ating side, sa side close natin. Bali, 1/2 lang ang ilalagay kong sewing allowance nya. Yan, ngayon tatabasin ko na siya. Dito guys, sa pinakataas or sa neckline, ayan, meron akong mga ginuhit.
dito sa neck, sa front, iaangat ko lang siya ng 1/4 inch or dadagdagan lang natin yung ginuhit natin ng 1/4 inch, doon ko siya gugupitin. Sa shoulder, iaangat ko lang siya ng one half doon sa guhit natin. Dito sa armhole, mga 1/4 inch doon sa ginuhit natin. Ayan. Dito, dahil ilagay na natin yung sewing allowance, susundan na lang natin yung ginupitan natin. Sa laylayan, guys, as is yung ginuhit natin. Ayan, hindi na makita kasi dulo na siya. Ngayon, etong front natin, ayan, hindi ko muna tatanggalin itong mga bato-bato na to kasi magmamarking tayo dito sa ito, yung tapat ng ating bulsa. Kunin lang natin itong loob or gitna noong ating dalawang tela na magkapatong. Ngayon, lalagyan ko lang yan dito ng marking kung hanggang saan yung bulsa natin. Then, doon sa kabila, dito, tutuldukan lang natin. O, mamaya na lang pagka naitanggal na natin ito. Ito, gugupitan ko na itong sinabi kong tatanggalin ko. Ito na siya ngayon. Yung kaninang sabi kong mamarkahan natin, iangat na lang natin ito. Angat siya, yung isang piece sa right side natin siya ipatong. Ayan. Na nakapatong na may sobrang half inch yung tela. Ayan, hanggang dyan yung kaninang minarkahan natin. Then yung tapat nitong kanto at saka yung sa pababa niya. Okay na, iusog lang natin to kung saan tatapat din yung tinuldukan natin. Doon lang din natin lagyan ng marka. Ayan, okay na yan. Dito pa pala. Yung pinaka-fold natin dito, lalagyan lang natin ng gupit. Yan na maliit. Para lang alam natin kung hanggang saan yung tupi natin dito. Ayan, dito guys, sukatan lang natin, magmarka na tayo. Pero mamaya, depende pa rin, mag-a-adjust tayo. Depende siya sa magiging cut ng ating collar. Ito, ilalagay ko siya sa 1 1/4. Ayan, itong pacing na lang muna ang lalagyan natin. Yung pinaka-nakatupi sa ibabaw, yun ang nilagyan ko ng marking. Sa 1 1/4. Ayan, ngayon, tabasin naman natin yung back. Ayan, sa back, pabaliktad naman yung patong natin sa ating tela. Ito, may nakikita kayo, center fold yan ng ating tela. Ang tela na ginagamit natin. Ngayon, ipapatong natin siya na itong ating nilagay na 3/4 inch, itutupi na natin yan. Kasi ang back, hindi nakasali yan. Ayan. Pagtupi niya, ipapatong natin ng ating back na ganyan. Na pantay na yung ating tinupi doon sa center fold. Ayan. After nating mailapat yan, siguraduhin lang natin na yung shoulder doon sa dulo, may matitirang allowance na half inch. Ayan, half inch pala yan. On. Itong sa laylayan, dahil may binaba tayo dito na ano ba binaba natin dito? Half inch or 3/4. Iyon yung sa front. Pero meron tayong back ito. Yung unang guhit back. Tapos dinagdagan na natin ng 1/2. 1 1/2. Iyon ang i-raise natin kasi iyon ang back. Then guhit na diretso na lang. Ito. Susundan lang natin itong ating ginawa. Tapos, maglabas lang tayo ng half inch para sa sewing allowance. Half. Tsaka natin, gugupitan. Ititiris pala natin, ititiris. Tapos, yung dito sa taas natin, sakto na to.
Pasensya na guys, hindi ko na ipapakita. I-trace ko na lang siya sa shoulder, sa back. Ayan. Then, gugupitin ko siya. Unahin ko lang itong laylayan. Dito sakto din sa ginuhit natin. Tapos ito sakto din doon sa inad nating half inch para doon sa sewing allowance. Ayan. Ipapakita ko na rin yung sa taas para malubos-lubos ang inyong pagalak. Ayan. Gugupitin natin itong armhole niya sa back ng may allowance lang, no? 1/4 inch. Sa shoulder, 1/2 inch. Sa neckline, 1/4 lang din. Ayun. Ngayon, after natin yan magupitan, itong ating dart. Magmamarka lang tayo. Kung saan nakatapat itong tuldok dito sa dulo, sa gitna, gitna ng dalawa, tsaka ito. Magtuldok lang din tayo sa tela natin. Ayun. Ngayon, yan yung mga tinuldok natin. Yung katapat niya sa ilalim, lalagyan din natin yan. After nyan, magmamarking pa tayo, ha? Kasi itong gitna natin, ayan, tatapat ko lang yung aking ruler kasi guguhitan ko yung gilid niya dito. Ayan, sa loob guys, ha? Kasi sa labas tayo magpapatong ng paha natin. Parang belt pad. Ayan, tapos yung katapat niyan sa loob, itong dart natin, lagyan din natin. Kasi, yan yung pinaka magiging gitna noong ating sa belt. Pwede natin guhitan yan. Guhitan na natin ng diretsyo. Para meron na tayong guide. Ayan, okay na to. Ngayon, tatabasin naman natin yung ibang parts. Ito na lang yung ibang parts na natin tatabasin. Itong manggas, ang sleeve, bulsa, at saka yung paha. Dami pa pala, apat pa. Itong sa sleeve natin muna. Sabay na yung dalawang sleeve pag tinabas. Pagsasabayin na natin yung ating sleeve, kaya magpo-fold tayo na dalawa na yung tela natin. Meron tayong center fold dito sa ating pattern. Ito yung tatapat sa fold ng ating tela. Ayan, ilapat lang natin ng ganyan. Itong ating kinat kanina yung pattern niya, dapat pa ganyan yan. Ayan, nakat ko kasi siya. Kaya sinilatan ko na lang yung tela. Dito, sa laylayan ng sleeve ay sakto. Tapos isasobra natin dito. Lagyan natin ng sewing allowance na 1/2 inch. Yung gilid nito sa sleeve. Tapos dito, 1/4 lang. Then, mag-cut tayo dito sa pinakagitna. After nyan, yung ating collar. Ito. Yung sa collar natin, magpo-fold lang tayo dito. Ito, may center fold tayo dito eh. Dito. Pero yung dito, para madoble to, ipo-fold natin tong tela. Ayan, ganyan. Tapos, yung center fold ng pattern natin, yan ang tatapat yan sa gilid. Bali, ito pantay, itong taas.
Ayan, ang nakatapat dyan sa tupi. Dito, add lang ako ng 1/4 inch. Dito, konti lang din. 1/4 lang din. Ayan, okay na to. Lalagyan ko lang din uli ng gitna. Gupit yung pinaka-center fold natin. Maliit lang para may palatandaan lang tayo. Then, yung packet natin. Nas, ito yung sa packet natin na 2 pieces na 7 by 8 and 1/2. Dito, maguguhit tayo. Magsusukat ako. Kasi hindi ko siya magawa ng pattern. Dito yung 7 tapos 8 and 1/2. Dito guys sa gilid magdadagdag lang ako dito ha. Gagawin ko na lang tong ano pala 7 1/2 by 8 1/2 kasi yung paslant yung ating dress paslant baka mabitin siya. Ayan, kasi ang ginawa natin dito ay medyo paslant. Ngayon, sasakop siya dyan pag tinahi. Ayan, para sakop din yung sewing allowance dito. Belt. Belt or paha or belt pad 21 by 2 3/4. One piece lang. Itong 21 guys, may sobra tuwa kasi may dart yung ating dress sa back ngayon. Mababawasan yung ating paglalapatan nito. Mga tig half inch siguro ang ibabawas natin dito. Kaya 2 3/4. Teka, papantay ko muna yung tela. Ayan, ang lapad ay 2 3/4. Tapos teris natin ang diretsa. Tapos ang sukat ng haba ay 21. Kaya ang kalahati nun ay 10 1/2. Ayan, hanggang dyan yung ating gugupitin na ilalagay sa back. Ayan, okay na ang ating mga kailangang nakat na natin lahat. Ngayon, okay na to. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano tatahin. At uunahin nating buuin or tahiin itong ating back part. Yung back part, ang una natin ang papasadahan dito ay yung may dart. Ayan, dito tayo sa wrong side. May mga tinuldukan tayo dito. Tatlo yan. Ayan. Kung paano yung ginawa natin doon sa pattern na ikukunik-kunik natin. Ito yung umpisa sa taas paslan papunta dito sa gitna na pasok siya ng 1/2 inch dito sa gitna. Tapos dito naman sa dulo papaliit siya, papanipis. Ganun din dito sa kamay. After nga dito tayo sa right side, meron tayong dinuhitan na dito. Diyan natin itatapat itong ating pampaha naman. Gitnaan natin siya guys. Paano mag-gitna?
itong itutupi natin sa gitna. Tapos medyo haguri natin siya na. Para magkaroon tayo ng guide kung saan yung gitna. Ayan, nakitatapat natin doon sa dinugita natin. Tapos pili lang na muna natin siya. After niyan, itong gilid ng ating tela na pinatong, magtitiklop tayo dito ng mga half inch. Ayan. Pero palalabasin natin mamaya dyan. Magsusukot tayo pagpabalik na. Na ito ay magiging 1¾. Ayan, tinan nyo guys, may sobra yan. Gugupitan na lang natin mamaya. Ayan, dito na tayo siya. Na tayo sa pabalik. Sa pabalik, pwede tayo mag-marking dito eh. Pagpabalik na tayo. Pagpabalik, mag-marking lang tayo sa 1¾. 1¾ or pwede rin naman 2 inch. Ayan, hindi naman nila susukatin yan. 1¾. After nyan, ititiklop na natin. Doon tayo magtutupi sa minarkahan natin, yun ang pinaka-guide natin, yung mga minarkahan natin. Ito guys, nga pala, nagtahi ako. Hindi doon sa saktong tupi. Pinasok ko pa siya ng mga 1/4 inch. Ayan, ito na yung ating back to back. Ayan na siya. Ngayon gagawin naman natin yung ating front. Itong front, ang iba patong lang natin dito ay yung bulsa. Yung bulsa, bali ito, in-edging na natin yung dulo, yung 8½. Itutupi lang natin siya ng mga 1 inch. 1 inch. Pero kung gusto niyo na hindi na mag-edging dito, pwede naman dalawang tupi. Dagdagan nyo lang yung ating sukat. Dito sa 8½, imbis na 8½, gawin nyo 9 or 9½. Para kung mapalit yung ating tupi sa bulsa. Ayan, okay na to. Ngayon dito tayo. Kunin natin itong front. Fronts. Meron tayong minarkahan dito. Dito. Ngayon, papantay lang natin itong pantay doon sa dalawang nasa taas. Ayan. Kung maaari, itong ating tela, ayan. Dapat makikita nyo na yung pantay, pag napantay nyo dito, eh, pantay din hanggang dito. Para pasok siya pag sa side lows. Ngayon, pagka dito nyo kasi nilagay yan sa dulo nito, uusog dito, dito naman siya hindi magiging pantay. Kaya ang mahalaga, ito makita natin, kahit na iabante natin to dito or ilabas natin, pwede yan. Para lang umabot dito yung telang nasa baba, tsaka natin ipantay dito sa taas. Ayan, tapos i-aspili na natin. Aspili lang natin mga pili ba? Dalawa sa taas. Tapos dito sa baba. Para walang kawala. Ayan. Tapos ganun din yung gagawin natin sa kabila. Ngayon, papasadahan ko muna to dito sa side. Kahit mga 1/4 inch lang ang pakain. Then, bago dumating dito sa baba, itupin na natin ito hanggang saan yung marka natin sa ilalim. Ayan.
hanggang saan yun, hanggang dun yung tupi natin. Dito guys, 116 lang yung pakain natin sa tahi. Sa gilid. Sa gilid lang mismo ng tupi. Ayan, dito, papunta na tayo sa bandang gitna ng ating bulsa. Ayan, i-ready na natin. Nakatiklop na siya hanggang dito. Tapos, bago dumating sa dulo, alalay, dahil ititiklop naman natin. Masaha hanggang saan yung minarkahan natin dito, hanggang doon yung tiklop natin. Then, paakit na tayo. Hanggang saan din yung tuldok natin dito sa taas, hanggang doon yung tiklop. Ayan, ilalak natin dito, then, iusog natin papasok sa bulsa yung ating tela, ay yung pata. Yan. Tatahian pa natin ito ng hanggang doon sa 1 inch na tahi mula papalabas para malak lang. Magiging ganyan yung ating tahi sa lak. Yan, magkatabi siya. Gawin din natin sa kabila. Ayan, after natin mga ikabit yung bulsa, kunin natin yung back, ikakabit natin yung shoulder niya. Shoulder naman, shoulder. Ayan, magkaharap ang right side na tela. Ayan, ngayon i-edging natin to. Ayan, i-edging natin ang shoulder kasama ito. Edging na rin natin itong pinaka-pacing yung nakatupi niya sa gitna ng front. Ayan. Ito na yung ating collar. Natahian na natin yung kabilang dulo. Tinupi natin pahaba na magkaharap yung right side. Then, tinahian natin ng 1/4 dito kabilaan. Tapos ngayon, babaligtarin na natin. Babaligtad lang natin siya. Then, patulisin natin ito. Kunin natin itong ating kakabitan. Ipapatong natin ang collar dito. Iharap natin sa atin yung right side ng back. Ayan, meron tayong ginupitan dito. Ayan ang nakatapat sa gupit din natin dito sa gitna ng back. Ayan, kung hindi nyo nagupitan kagaya nito, ayan, gugupitan ko, pinagpantay ko yung shoulder. Tapat yung pares gupit ng batok ng dress at ng collar. Ayan. Then after nyan, ito yung pinakagitna, yung facing natin. Ititiklop natin siya kung saan din yung meron tayong may gupit. May gupit din tayo dito eh. Ayan. Magiging ganyan siya. Ilalak ko muna siya dito. Natin yung tupi. Tapos, ito ilalapat natin. Kasi mukhang lumaki yung neck natin kisa sa collar. Pero okay lang naman yun. Kasi nakabuka naman ito pag sinuo. Ayan, medyo lumaki na siya. Nabatak. Ayan, susukatin ko lang kung hanggang saan yung lalabas na hangganan ko. Or magsisimula ang patong ng ating collar. Ayan. Magiging, ano siya, 1 and 1/2 mula dun sa dulo ng tupi. Magiging 1 and 1/2 ang patong niya. Yung minarkahan natin, 1 and 1/4. Ma-adjust lang siya ng konti. Ayan. Pinatong ko na yung dulo ng collar. Then, papasagahan ko siya hanggang mga ilang inch. Tapos, dito guys, itong ating ayan, pagpantay-pantayin natin yung tela sa ilalim, sa neck, tapos yung sa tawag dito, sa collar, then yung facing, dapat magkakapantay yan. Kasi magugupit tayo dito. Gugupitan lang natin ito ng mga
bago dumating ng shoulder. Ayan, gupitan natin ng mga 1/4 inch. Tapos iaangat natin tong facing it. Hindi naman buo, ito lang dulo. Yung nasa tapat lang ng papasadahan natin. Siya lang yung iaangat natin. At saka pala, yung isang ply ng collar. Ayan, dalawa kasi yun, diba? Dalawa, ayan. Yung isa lang. Tsaka yung nasa ibabaw niya ng facing. Then, papasadahan natin siya dun hanggang sa tahit. Hanggang sa gupit, diretso na. Hanggang dito sa inaspili natin. Bali ito, hihiwalay muna siya. Dito guys, medyo naghahatak ako kasi nabanat yung ating knit. Ngayon, 1 1/2. Magmamarka lang tayo para magpantay yung ating sa kabila. 1 1/2. Mula dun sa gupit, 1 1/2. Doon dapat tatapat itong dulo. Dito guys, pwedeng ano, pasadahan yun ako. Pag kasi baka mahirapan kayo na magkasabay ito. Papasadahan ko na muna. Yung isang side lang ng collar. Ayan, mamaya ko na sila pagsabayin. Tapos ito, ilapat na natin ng ganyan. Ito, i-clip natin itong kabila. Sa gupit, hanggang sa gupit. Tapos ito, pwede na natin i-aspili. Ito, i-aspili ko siya. Ayan, pag na-aspili na natin yan, dito tayo ulit. Balik lang tayo doon sa shoulder banda. Sa dugtungan ng shoulder. Kasi magugupit tayo ulit. Gaya ng ginawa natin sa umpisa. Magpantay-pantayin lang natin itong mga dulo. Then, gugupitan natin ng mga 1 inch from shoulder. Sa dugtungan ng shoulder. Sabay-sabay. Yung pelang. Mga gilid ng tela. Then, iangat natin yung side ng facing tsaka yung collar. Dito lang abanda, pero yung dito sa baba hindi. Ang iangat lang natin yung nandun sa ulihan. Tapos papasadahan natin yung naiwan. Hanggang doon sa gupit ang pasada. Papunta na dito sa dulo ng tela. After matahe, ito yung binaligtad na natin yung sa side ng may facing. Ngayon, magtatahi tayo dito. Kung anong lapad nito, ayan dapat. Ito yung hangganan ng tupi. Mapantay natin to kasi. Dito, papasadahan lang natin dito. Ibaba lang natin dito ng mga 3 inch. Yung mula sa shoulder, mga 3 inch. Diyan mag-start tahin natin paakyat. Ito, pag nalak muna natin dyan, ipasok na natin itong mga dulo ng tahi natin. Pati itong dulo ng ginupit natin na facing. Then, yung dulo ng collar na ginupit din natin. Itiklop lang natin siya papaloob para maitago natin siya. After nyan, diretso yung tahi. Tapos mag-lock tayo dito sa shoulder. Then, dito tayo sa kung hanggang saan yung nakabuka dito. Dito mag-lock din tayo kung hanggang saan yung pinasok natin dito. Lock natin yan na sa side naman tayo ng collar mag-go 160 na tayo. Ayan, bago dumating dito sa kabila, ganun din, papasok na natin itong dulo. Dulo ng mga gilid ng collar na tinahin natin kanina. Ayan, maglalak tayo dito. Hanggang saan yan, lalak din. Lipat tayo dito sa may facing, sa gilid. Pababa naman yan ulit. Hanggang sa mga 3 inch lang. Ayan, okay na tong ating collar. Ngayon yung manggas naman.
Tamangas or sleeve. Ito, ang right side natin dito guys, yung nasa loob ng dalawang sleeve, magkaharap. Ito, dahil 1 1/2 yung allowance natin, magtupi tayo dito ng half, una half, tapos 1. Pagkabit ng mga sleeve. Sa pagkabit, ang right side ng damit nasa harap natin, then yung right side ng sleeve kaharap din sa right side, magkaharap na sila. Tapos ito, ipapasada na natin dito sa armhole niya. Sa style ng pagtahi ko guys, pag nailak ko na doon sa kabila, hawakan ko na agad itong shoulder. Then, yung pinakamarka natin na may gupit, ayan, nakatapat yan dito, nakaangat siya sa mula shoulder papuntang back, nakataas siya ng 1/2 inch. Then, nakatapat, ahawakan ko na yan, then, tsaka ko, itutuloy yung tahi. Dito, matatansya ko kasi, kung saan yung parte na parang medyo maluwag o masikip, matatahi natin siya ng pantay. Kasi minsan nakahatak ang tela. Dito at least sabay mo siyang hawak. Ayan, pag nasa gitna na, bibitawan ko na yun, tsaka ko na hawakan dito sa kabilang dulo. Ganun din sa kabila. Ayan, after nyo, na-edgingin lang muna natin tong side or sa armhole or sa sleeve. Ayan, after natin ma-edging, side close na natin to. Mula sa manggas, sa dulo ng manggas, hanggang sa gilid niya pababa. Ayan. Eh dito guys, 1/2 inch lang ang ating pasada. Kasi 1/2 inch lang nilagay natin allowance. Ayan. Tapos edgingin na natin siya. Ayan. Pagka-edging natin, dito na tayo sa laylayan. Laylayan, meron tayong gupit din dito. Asan na siya? Hindi ko nagupitan ba? Hindi ko ata magupitan. Huwag ng sukat kasi nitong sa neck natin. Yung facing natin dito sa taas. Ganun din dito. Ayan, nakalimutan ko siyang gupitan. Susukatin ko na lang. Kung hanggang saan. Ayan, guguhitan natin. Tsaka ko itatapat yung kabilang side. Ayan, hanggang dyan. Ngayon, dito tayo sa ang nakaharap sa atin dito guys, right side. Kasi ito, itupi natin siya ng ganyan. Kung hanggang saan yung minarkahan natin ito. Hanggang dun yung tupi. Tapos dito, magmark tayo sa 1 1/2. Ayan, 1 1/2. Kung hanggang saan yan, papunta dito, dyan tayo magpapasada ng tahi ng diretso. Hanggang dito lang. Ayan, gagawin din natin ito sa isang kapares niya. Pares na ito sa kabila naman nakaharap sa right side. Kung hanggang saan yung gulit, ganun ulit. Tapos mag-mark tayo sa 1 1/2. Ayan, after yung babaligtad rin lang natin. Tapos dito guys, pag nabaligtad na natin yan, itong nasa loob, diba, yan may facing, nakatakit na siya. Dito, yung nasa loob niya, itutupi natin to ng mga 1/2 inch. Diretso papunta dito. Dito sa pinaka
nilayan niya na. Ayan, katiklop yan ng ganyan. Ayan, pasada natin. Mag-i-start dito. Mula sa dulo, guys. Isasara natin yan. Para wala nang pumasok na dumi. Ayan, ang pasada, 1 inch. Dire-diretso na yan paikot. Pagdating doon sa kabilang dulong ganito, ganyan lang din gagawin natin. Okay na ngayon, mag-uuhalis na tayo para sa susuotan ng botones.